At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatan, Troublemaker! Sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Eh pare, mamaya na uli tayo magpapabili. Pagkatapos nating mapag-usapan ang susunod nating hagmang. Sige pare. Ano bang maganda para masira natin ng tuluyan ng administrasyon ni Karyong? Wala na akong maisip pare. Kaya pinatawag ka kita para matulugan mo naman kung mag-isip. Kung may pag-iisip ka pa. May isip ka ba? Oo naman. Tatay ka. Oh. Nako, tama. May naisip na ako, pare. Ay, salamat naman. Ano yan, pare? Sabihin mo kagad sa akin. Pare, kaibiganin natin si Punyang. Ha? Oo. Eh, bakit natin kakaibiganin si Punyang na pangit? Eh, bakit? Kailas mo ba siya? Ikaw talaga, pare, pati saksakan ng pangit na si Punyang, gusto ba? Nako, pare naman, huwag kang ganyan. Ang pangit-pangit eh. Eh, kung ganoon, eh anong dahilan? Bakit sinabi mong kakaibiganin natin siya? Ha? Ano? Pare, hindi mo ba alam na napakasilosa ni Punyang? Oh, ngayon, kung napakasilosa ni Aling Punyang, aber, ano? Pare, anong gagawin? Ang mabuti pa, makinig ka. Ipapaliwanag ko sa iyo itong naisipan ko. Makinig ka, pare. Ay, tama na! Kung yung tawa mo, nakaka-insulto. Ay nako, kilala niyo ba si Francine Diaz? Nako, nagalit nang sinabing siya raw ang sumingit sa isang concert na naganap ng isang linggo. Mga artista palang pinag-uusapan ng mga maritos na ito. Ay, lalo silang dumarami. Si Francine Diaz at Orange ang Lemon na naman ang pinag-uusapan nila. Aling Punyang! Ha, dumating pa itong isang abnoy. Kailangan maiwasan ko siya. Baka sabihing miyembro na rin ako ng Marites. Mahilig ang mga ito na magpakalat ng fake news. Aling Punyang, buti naman na nakita kita rito sa tindahan. Galing ako sa bahay niyo. Sabi ni Vice Mayor, pinalayas ka na raw niya. Totoo ba? Nakaw. Pati pagpapalayas ni Kuya Agaton sa akin. Alam na niya, Marites talaga ang buhay na ito. Aling Punyang, may sasabihin ako sa'yo. Alam ko na marami kang problema ngayon. Matutulungan kita. Ay, oo boy. Marami nga akong problema. Kaya ako nagpunta rito sa tindahan nila Bibag para bumili ng alak at maglalasing akaw. Ay naku, huwag ka munang uminom. Mabuti pa sumama ka muna sa aming bahay. May gustong kumausap sa'yo. Ha! May gustong kumausap sa akin. Abay, sinaw! Malalaman mo kung sasama ka sa akin, Aling Punyang. At tiyak, matutulungan ka niya sa problema mo. Alam ko na napakarami mong problema, Punyang. Alam mo, sa totoo lang, naaawa kami ni paring Adong sa'yo.
Oo po niyang. Tama ang sinabi ni Pare Asyong. Ikaw nga ang pinag-uusapan namin eh. Lagi ka na lang inaapi ng Kuya Agaton mo. Tapos itong si Kapitan na nambababae pa. Ay, oo nga eh. Lagi akong nasasaktan dahil hindi na siya tumitigil sa pambababae. Una si Kulasa, tapos si Shirley, si Tinten, at pati si Bibang, pinatulan. Ngayon, si Veronica na naman. Bakit hindi mo isumbong kay Rudolph, ha? Napaya lang ako sa Rudolph na yon. Isinumbong ko na nga ang ginagawa ng asawa. Ayaw akong paniwalaan. Ano? Hindi pwedeng hindi kanya paniwalaan na punyang, ha? Ginagawa ko ng lahat para mahuli sila sa akto. Pero lagi niya akong sinasagot na tinuturing lang daw ni Veronica na tatay-tatayan ang asawa ko. Di sinabi mo sana sa ang na ang asawa mo ay kwena. Sinabihan mo na sana, kinausap mo siya. Sinabihan ko na rin siya. Nasampal ko pa nga eh. Pero ang sabi niya, itinuturing din daw niya na parang tunay na anak si Veronica. Kaya wala akong nagawa. Pati ang kuya ko, ayaw niya akong paniwalaan. Huwag kang mag-alala po niyang. Tutulungan ka namin ni Pare Asyong. Basta kumampi ka sa amin, hindi ka namin pababayaan. Ha? Salamat naman kung ganun. Sige, makikikampi ako sa'yo. Dahil napuno na rin ako, gusto ko na rin gumante sa kanila. Pare Adong. Nakuha na natin kaagad ang loob ng pangit na matandang ito. Oo, pare. Ngayon, umpisaan na natin ang plano para lubos-lubos na tayong makagante sa kanila. Bayaw, halika. Mag-almusal na tayo. Naku, Bayaw. Bumili ka pala ng pagkain sa labas. Oo, Bayaw. Mabuti na itong bibili na lang tayo sa labas dahil wala naman tayong aasahan sa kapatid ko. Lagi na lang siyang wala. Tapos pag uuwi, may problema pang dala. Kaya hayaan na lang natin siya. Kahit hindi na umuwi, walang problema. Sobra na talaga siya. Nahihiya na ako sa iyo, Bayaw. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon si Punyang. Okay lang yun, Bayaw. Mabuti naman at nakita mo rin ang pinagagawa sa akin ni Punyang. Napakasilusan niya. Lahat ng babae na makausap ko panghihinalaan niya. Tulad kahapon, kausap ko lang si Birna na kapatid ni Dila. Nagsilus na. Alam ko, Bayaw. Noong una, galit na galit ako sa'yo dahil nagsusumbong siya sa akin na marami ka raw chicks. Lagi mo raw siyang binubugbog, pinapalayas kung ano-ano pa. Yun pala, hindi totoo. Oo, Bayaw. Kailanman hindi ko ginawa yan. Kasalanan sa Diyos yan. Yung pangangalo niya, nakaw. Hindi ako kagaya ng iba dyan, Bayaw. Hindi kontento sa isang asawa. Gusto nila lahat ng babae na makurso na daan mapapasa kanila. Kahit may asawa, pinapatulan. Mali yun, Bayaw. Kasalanan sa Diyos yan. Bayaw, ha? Pinapasaringan mo naman yata ako eh. Sorry, Bayaw. Nadulas lang ang gila ko. Halika na nga dito at kumain na tayo. Alam kong gutom ka na rin. Halika na, Bayaw! Veronica,
Makitawag nga ang mga CBO. Tapos, kontakin mo lahat ng BSW. At kakausapin ko silang lahat para sa pagbisita ulit ni Colonel Balanso dito. At kasama ang mga iba pang opisyal ng bayan. Ah, sige darling. I stick up. Kukunin ko lang yung cellphone ko. Tatawagin ko silang lahat. Oh, wow. Talagang napakasiksi ni Veronica. Matutuksok talaga ako kapag ganyan ang alindog ng mga kakasama ka. Oh, Veronica, sana mabalo na tayong dalawa. Bayaw! Bayaw! Ah, Bayaw, ikaw pala. May kailangan ka ba sa akin? Eh, Bayaw, pwede ko bang makausap sandali si Veronica? At kung maaari sana ay kaming dalawa lang. Kwan, hindi na pwede. Kwan! Sige Bayaw, sige lang. Kung ganun pwede bang lumabas ka sandali para magkausap kami ng masinsinan? Sige Bayaw, kausapin mo, lalabas ako sandali. Salamat Bayaw. Nasasaktan ako kapag susuyuin na naman ni Bayaw si Veronica. Hindi, sa akin lang si Veronica. Sa akin lang siya. Dito lang ako sa may harap ng pintuan. Kapag naramdaman ko na niyayapos na ni Bayaw, papasok ako kagad para hindi niya mahawakan si Veronica. Akin ka lang, Veronica. Akin ka lang! Gawad. Oh, bakit boy? Anong balita, ha? Kagawad, narinig ko ang pag-uusap nila Darwina at Kagawad Gusting. Ha? Oh, anong pinag-usapan nila? Ayun sa narinig ko, may darating na naman daw na bisita sila kapitan bukas ng gabi. Ha? May sino raw mga darating na bisita, boy? Sino? Ayun sa narinig ko, ay sina Colonel Balanso at may ibang kasama na manggagaling sa munisipyo. Ganun ba? Kailangan makapag-usap kami ni Paring Adam para makapaghanda kami kung ano man niya magandang gawin para mapahiya ulit ang karyong na yun sa mga bisita niya. Sige, Gawad. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong namin ni Bonjeng. Sige mo eh. Tatawagin ko na lang kayo kung kailangan namin kayo ni Paring Adong. Nandito ka pala, Vice Mayor. Anong kailangan mo? Veronica, bakit ba parang umiiwas ka na sa akin? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Vice Mayor, pasensya ka na. Nakukonsensya na kasi ako. Marami na akong kasalanan kay Rudolph. Kaya ayaw ko nang magkarelasyon tayong muli. Ayaw ko na, Vice. Veronica, huwag namang ganyan. Marami na tayong pinagsamahan. Kaya kung maaari basta sa... Basta yan ang gusto ko. Mula sa araw na to, huwag mo na akong gambalahin pa dahil may tinting ka na. Veronica, hindi ko basta-basta matatanggap yan. Hindi. Ibang-iba ka talaga kay Tintay. Ayaw ko na, Bais. Nakukonsensya na ako eh. Dahil matagal ko nang niluno ko si Rudolph. Kaya sorry. Ayaw ko na talaga. Kaya kailangan na natin tuldukan ang ating relasyon. Pero Veronica, mahal kita. Pwede ba? Huwag mo akong hawakan, Vice. Huwag. Bitawan mo ako. Veronica. Bitawan mo ako. Music.
Ayaw ko na. Tama na po. Veronica, hindi ko matatanggap na bibigyan mo ako. Ibalik na natin ang nakaraan. Ayaw ko na nga. Niyaya, gusto na niyata ni Bayo si Veronica. Bubuksan ko kagad ang pinto. Ano Bayo? Tapos na ba kayong nag-usap ni Veronica? Kukon Bayo, hindi pa. Kaya lumabas ka pa. Hayaan mo na lang kami dito sandali. Di pa kami tapos nag-usap. Sige na Bayo, isarado mo muna yung pinto. Manood ka na lang ng TV dyan sa labas. Hindi. Huwag kang lumabas, Cap. Dahil tapos na kaming nag-usap ni Vice. Sige na, Vice Mayor. Makakaalis ka na. Dahil may pinapagawa pa sa akin si Kapitan. Nakakahiya naman kung hindi ko magagawa ka agad. Sige na, umalis ka na. Veronica. Iyan ang dahilan kung bakit ka namin pinatawag, Punyan. Maraming darating na bisita sina Kapitan mamayang gabi. Kaya pagkakataon mo na ito para makaganti ka sa kanya. Talagang gusto kong gumanti sa Karong at Veronica na yon. Sige, kung yan ang gusto mo. Ganito ang gagawin mo mamaya. Kapag nandun na ang mga bisita, simulan mo na ang pagpapahiya sa kanilang dalawa, ha? Anong gagawin ko? Paano ko sila ipapahiya? Paano, kagawan? Ang mabuti pa po niyang makinig ka. Dahil ipapaliwanag sa'yo ni Paring Adong kung ano ang gagawin mo. Anong gagawin ko, kagawan Adong? Ano? Bueno, makinig ka po niyang. Ganito ang gagawin mo. Pakinggan mong mabuti. Ang ibig mong sabihin, sinusuyo ka ni Vice Mayor Agaton, friend? Oo, friend. Kaya lang eh. Ayaw ko na makipagbalikan pa sa kanya. Ayaw mo na dahil na in love ka na kay Kapitan, ganun ba? Shhh! Pining naman! Huwag kang masyadong maingay. Baka may makarinig sa'yo. Naku! Wala namang ibang tao dito kundi tayo lang eh. Ha? Teka! Parang may tao sa tapat ng bintana. Masilip nga kung sino yan. Ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Pining, tingnan mo kung sino yung galing dito. Tingnan mo. Ha? Tingnan mo. Si Boy Sibuyas yun ah. Anong ginawa niya sa tapat ng bintana? Naku, baka narinig niyang lahat ang pinag-usapan natin. Ipagkakalala naman niya. Naku, sorry friend. Hindi ko alam na nandyan pala siya sa tapat ng bintana. At pinakinggan ang pinag-usapan natin. Chak Pining, ipagkakalat niya kung anong narinig niya sa atin. Naku, numero uno pa namang marites ang Boy Sibuyas na yon. Kalalaking tao eh, chismoso. Anong ka mo, Boy? Narinig mo? Na yan ang pinag-usapan nila Pining at Veronica? Oo, kagawad. Naku, kumpirmado. Talagang may relasyon sila Kapitan at Veronica. Ha, dati na. Pero wala lang ebidensya. Kung ganon, kailangan na maikwento mo yan kay Punyang para lalong madagdagan ang puot. At pagdating ng mga bisita nila, ipapahiya niya ang dalawa. Boy... Anong balita? Naku, pare.
May bago na namang nakalap na balita itong si Boy. At tiyak, magpapadagdag ng puot kay Punyang kapag nalaman niya ito. Ano ba yon, Boy? Ikwento mo naman na sa akin, ha? Hindi kagawad, Adong. Makinig ka at kukwento ko sa iyo ang napag-usapan nila Pining at Veronica. Sige, kumain lang kayo, Colonel Valencia. Ang dami namin inihanda para sa inyo. Bilang pasasalamat sa tulong ninyo, kaya nakakuha kami ng karangalan sa pista ng bayan. Captain, tuwa-tuwa sila lahat. Pinupuri nila tayo dahil napakatahimik ng ating barangay. Ayun nga eh. Sabi nila, naniniwala lang sila ang may... Nanabutay lamang sa atin noong nakaraang nagpunta sila dito. Pero naniniwala raw sila sa ating kakayaang mapatahimik ang ating barangay. May mga bisit kayo! Kasama mo naman pala! Ang dami mo dito! Kaya hindi ka na umuwi naman! Nako! May sinong nagawa na! Nako! May dalaga! Baril! At garara! Ano kaya ang kahihinatnan ng ginawa ni Aling Punyang? Mga gilyo naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Troublemaker! Sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!